Ito nga pala yung isa sa pinakamahal na scooter dito ngayon sa Vietnam. Umaabot to ng nasa 79 million. At Honda Wave 125Fi na hindi na-release sa Pilipinas, dito sa Vietnam maraming ganyan. At kakaibang scooter ng Yamaha na Japan release dito sa Vietnam meron. Ito na nga pala yung last day namin ngayon dito sa Vietnam, pero hanggang ngayon talagang natutulala pa rin ako pag may nakikita akong motor na sumasampa sa gutter. Yung tipong ikaw dapat yung umilag para hindi ka nila mabangga. Bali nasa 90% nga pala ng populasyon ng Vietnam ay marunong magmotor, kaya huwag ka na magtaka pag napasyal ka sa Vietnam, talagang marami ka makikitang motor. Kung sa Pilipinas, ang tawag natin dito ay Aerox 155, dito sa kanila, NBX, dalawa yung version nito, may 125 tsaka 155. Bukod nga pala dun sa Aerox kanina, kung familiar kayo sa ganitong unit, Airblade na 125cc, alam ko hindi to release sa Pilipinas, pero sila, meron sila ritong tatlong version, 125, 150, tsaka 160cc. Dito naman may nakita ko ritong Yamaha Sniper na 135cc. Bali, kompleto nga pala yung version nila rito. Pero ang tawag nila rito ay Exeter na 135, kasi sa atin tinatawag natin tong Sniper. Bali, ang isang bagay na napansin ko rito, mas maraming gumagamit ng mga scooter kaysa sa mga manual na motor. Halos lahat ng 125cc nila rito sa Vietnam, kompleto. Yung mga hindi na-release sa Pilipinas, dito meron yung Aerox, yung Airblade, tsaka yung P6 na 125, meron sila rito sa Vietnam. At dito nga sa may bandang gilid, may nakita ko rito ang Honda CB na 150. Pero kung papansin nyo, ibang version to kasi naka-drum brake to. Tapos yung makina niya, FI version na rin. Ito yung itsura niya. At habang nandito nga kami ngayon sa plaza, may nakita ko rito ang kakaibang scooter ng Honda. Bali, natanong ko na to sa mga tao dito, ito daw yung isa sa pinakamahal na scooter dito. Ito nga yung Honda SH 150 FI ng Honda. Bali, yung presyo pala nito umaabot to ng nasa 79 million dong. Malaki kasi yung pera ng Vietnam, pero kung i-convert mo sa Pilipinas, nasa 181,000 siya. At sa tagal nga pala ng pag-iikot namin dito sa Vietnam, meron ako ritong nakitang kakaibang scooter na hindi ko nakita sa mga pinuntahan namin. Meron sila ritong Japan release na BWS 125cc na talaga naman pag nakita mo mapapalingon ka. At dahil maraming Honda Wave lovers dito sa Pilipinas, nagpasya ako na tigilan ko tong isang Wave na to. Dito nga pala sa Vietnam, meron sila ritong release na Honda Wave 125 na FI. Kahit all stock lang yung itsura niya, talagang mapapalingon ka kasi napakapoging tignan nito. Tinanong ko nga pala sa mga local dito sa Vietnam kung magkano yung price ng mga ganitong motor. Kaya lang, sad to say, bibihira sa kanila yung nakaintindi or nakapagsalita ng English. At habang nagagala-gala nga kami rito, sakto meron ditong isang rider na naplata ng gulong. Bali, yung vulcanizing nila ganito lang, napakasimple. Meron lang siyang dalang isang compressor. Tapos ayan, manual niya lang sinusundot yung butas para matapalan niya. Karamihan nga pala ng mga motor dito sa Vietnam, talagang purong all stock, pati yung gulong nila. Siguro dahil sa city driving lang nila ginagamit, kaya hindi na sila nag-upgrade. Honda Super Dream nga pala itong binubulkanize ngayon ni Manong. At syempre, tinuloy namin yung paglalakad-lakad namin. Eto, kung mapapansin nyo, napakarami ritong klase ng Wave. Halos lahat na mga old school ng Wave, kompleto sila rito. Bali, yung pinakamaraming brand na motor dito na makikita nyo sa Vietnam, Yamaha tsaka Honda, scooter tsaka semi-automatic tsaka manual, yun yung kadalasan makikita mo rito, lalo dito sa may Ho Chi Minh. At kung mabibigyan pa nga pala ako na isa pang pagkakataon, gugustuhin ko ulit bumalik dito sa Vietnam. Kasi yung 5 days namin talagang bitin pa, marami pa tayong pwedeng explore dito. Yun lang, maraming salamat sa panonood, ride safe!